Junks. Tayo ay mag-a-update sa ating channel. Pero ang gagawin natin ay ano lang, tutorial. Ito mga ka-junks. Gamitin natin yung ating gitara. Yan. Balot na balot pa yan. Shoutout sa ating dalawang sponsor ng ating gitara. Doon. At saka si kapatid na Hello Kitty. Mega love shoutout sa inyong dalawa. Sila po yung ating sponsor yan. Magtutorial lang tayo mga ka-junks. Kasi marami pang update tayo. Ano lang, yung mga basic lang muna. Yan, siguro lalapit ako. Yan. Okay, yan. Para makita nyo, no? Basic lang muna tayo mga ka-junks. Sige, yan. Mag-umpisa tayo sa D. Yan mga ka-junks. Ito muna yung ating ano. Ay! Teka muna. Ano muna tayo? Warm up. Yan. Yan. Bago tayo mag-start, dun sa mga baguhan, gustong matutong mag-gitara, ayan. Warm up muna. Mula rito, papunta dito. Ayan. Slide mo lang yan. Para yung mga ano mo mga ka-junks, mga dito mo, is lumuwag. Pag lumuwag yan, madali mo siyang maililipat yung ano mo, yung mga daliri mo, doon sa mga chords na gagawin. Diba? Yan, ganyan. Warm up. Lahat. Kailangan i-flat mo siya, pa-flat mo. Yan, flat. Slide, yan. Para makagawa tayo ng mga iba-ibang chords, mga basic. Sa basic lang muna tayo mga ka-junks. Siguro kahit mga ilang chords hanggang sa makakabuo tayo ng kanta. Okay? Dito muna tayo sa D. Yan ha, sa D. Yung D ay mag-umpisa dito. Kita nyo ba? Yan, papakita ko lang ha. Yan. Ito na yung mga ka-junks. Yung D ay nagmumula rito. Puro ano lang itong mga yung mga white lang ng mga string mula doon sa taas. Yung pangalawa ito, ito naman sa pinakababa. At yung panghuli ay ito sa kabila. Ayan. Yan mga ka-junk. Yan. Kita nyo ba? Yan ang letter D. Tapos yung kanyang sounds ay ganito. Yan ang kanyang sounds. Punta naman tayo sa G. Magsisimula tayo dito, ito. Dito sa taas, pinakataas. Tapos, sumunod dito. Dito. Kung dito sa taas, sumunod. Ayan. Sumunod dito. Ayan. Bali dalawang ano yan, dalawa. Ito, tsaka yan. Magsimula tayo ito. Pwede naman ito, yan. O, yan. Yan. Ito, tapos ito naman, dito sa pinakababa. Yan. Sa pinakababa na. Yan ang letter G. Ito yung tunog. O, kasi sanay ako sa ganito eh. Para makakagawa ko ng sustain. Yan. G sustain. Ngayon, C. Paano ba yon? Dito. Diyan sa umpisa, yan. Ito naman, dito. Kita nyo ba? Ayan. At ito naman ay dito. Yan. Yan. Yan yung tatlo. Kita nyo ba? Yan ang C.
Kasi dahil tutorial tayo, kailangan makita nyo. Yan ang C. Doon sa mga baguhan lang ha, sa mga gusto mag-aaral ng mga gitara, ito po yun, letter C. Ito po yung kanyang tunog. Yan ang tunog. Tapos, A minor. A. Ito, yan, ayan. Tapos, itong taas. At saka yung katabi. Ayan. Ayan po yung A minor. Ayan. Ayan. A minor. Ito yung tunog. Ayan yung tunog sa A minor. Tapos, E as in eagle. Minor naman. Dalawa lang. Ito lang yung magkatabi sa taas. Yung dalawang bass. Dalawang bass sa taas. Dalawa lang yan. Sa dalawa. Magkatabi lang yan. Kadikit. Yan. Ito yung tunog. Eagle. Eagle. Dahil dyan, diba meron ka ng ganyan. Yung dalawa. Dalawang pula. Itong isa naman, doon sa pinaka puti. Yung unang puti sa taas. Yan ba? Yan. Yan ang tunog. Pag tinanggal mo yung kabila na isa, yan, E minor na. Diba? Pag eagle lang, idadagdag mo lang siya dito sa baba. Yan. Idadagdag mo lang. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Yan. Katabi lang yan. Pag nag-adjust ka ng pa isa-isa, sa baba naman, pababa, yun ay apple minor. Yan. Nag-adjust lang. Pares lang ang itsura, um-adjust ka lang ng pa isa-isa, pababa naman. Ayan siya. Eagle, yan. Tapos, okay na. Doon naman tayo sa F. Ito na yung F. Yan. Yan. Kita nyo, yan. Yan. Tapos itong dalawa na to, yan. Dito sa taas. Diba, yan. Ayan. Pero magkatabi lang yan. Ayan, o. Yan. Ito, dyan. Yung dalawa, ayan. Itong ano na to. Dito naman, dyan. Lahat yan. Kailangan diin na diin mo yan para tumunog. Yan, tingnan mo. Ito yung tunog. Diba? Parang hindi na tumunog. Ayan yung tunog. Ayan yung tunog ng F. Pag tinanggal mo yung gitna, ito, pag tinanggal mo to, magiging F minor. Ito na yung tunog. F minor na. Diba? Kasi wala na yung gitna eh. Ayan. Ibalik mo. Ayan na yung tunog. Pag tinanggal mo yan, ayan, F minor. Diba? Ngayon, punta naman tayo sa D minor. D. Dito sa pinakauna, yan. Tapos, yung puro white lang yan siya na string niya. Tapos, yung isa dito. Yan. Yan ang itsura ng D minor. Yan. Diba? Parang C. Pero, sa baba. Pabaliktad. Yan. Yan yung tunog. Diba? Ayan na siya. So, ano? Apple. Paano ba yung apple? Letter A. Dito lang yan. Sa pinakataas. Yan. Kita mo yung... Yan, yan. Magkakatabi lang yan. Dito. Ah, ito. Yan pala yan. Yan. Magkakatabi. Ayan yung tunog. Yan o, yan o. Apple yan.
Yan yung tunog ng apple. Ba? Paano ba yung apple 7? A7. Paano ba yun? Diba, gumawa ka ng apple. Yan. Ng A. Gumawa ka ng A. Bitawan mo yung gitna. Yan, A7 yan. Yan yung tunog. Pag binalik mo yung gitna, A na yan siya. Tanggalin mo, A7. Yan, diba? Ganun ang tunog. Diba? So, okay na. Ngayon, paano naman yung B? B as in boy. B. D and B. Yung B eto. B flat. Yan. B. Parang F. Ito yung F. Ayan. Adjust ka lang. B. Yan yung B. Baba ka. B minor. Yan. B minor. Bitawan mo yung gitna. B minor 7. Baguhin mo dito. B. B 7. At saka yung B. Ayan yung B. Ito talaga yung B. Ayan. Ayan o. Tatlo dito. Magkakatabi. Ayan. Tsaka isa dito. Ayan yung B. B. B minor 7. B 7. B minor, yan. Nakakapangawit pag hindi ka masyadong ano, lalo na kung first timer ka. Siyempre sa una, hindi mo yan masyadong alam mo, sa una mga kajangs, hindi mo masyadong ano yan. Yung mga flat, gaya ang ginawa ko itong mga flat, yan. F, yan. B, B minor, F, F minor, ganyan. Basta mga ano na siya, mga yung kailangan mo siyang didiinan. Hindi mo agad-agad maipapatunog yun kasi syempre, first timer ka, kailangan mo siyang kahit nga lang yung ano eh, yung gagawa ka ng D, yan. Mga ano pa lang yan, mga basic pa lang yan, mga madadali pa lang yan, hindi mo pa masyadong maipatunog yun hanggat hindi mo na perfect yung pagdiin. Sasabit at sasabit yan. Siyempre, ano ka pa lang eh, beginner. Yan. Pero kung araw-araw mo nang ginagawa, unti-unti mo nang unti-unti na siyang nabubuo yung tunog. Yan. Pag nagawa mo na yun, doon ka na pwede mo nang singitan ng kanta. Ano naman yon? Hanap ka ng mga... Mas maganda yan. Meron kang ano? Meron kang songbook na merong chord chart. Yan. Doon mo siya maano talaga. Ako kasi kahit wala nang ganun, marinig ko lang. Dahil, kumbaga sa ano, nakakabasa na kasi ako ng mga nota. Pakinggan ko lang, yun, maano ko na siya, matutugtog ko na siya. Baby ko, musta ka na? Ako ba, isip mo pa? Baby ko, hanggang saan? Ang tamis ng iyong pagmamahal.
kabila na nga ng ating mga awan. Kung sakali ayaw na sa akin, baby ko, tuloy kang mamali. Diba? Yan ang mga ano, kasi ngayon ko nga lang inano yun, di ba? Kasi nakakaano na ako ng ano yung mga kung ano yung mga chords niya na sa pagkasunod-sunod. Pwede ko siyang i-rhythm. Kaya rhythm. Pwede ko rin i-plucking. Baby ko, kumusta ka na? Isip mo pa. Yeah. Conforme na lang yan sa pag ano mo. Nang gusto mo i-rhythm, gusto mo siya i-plucking. No, ganun. Kasi depende na lang yan sa boses din. Kasi meron ding ano, meron ding doon sa mga, halimbawa, singer, o sa mga yung gustong kumanta na gitar lang ang gamit. Alamin mo kung ano yung ano niya, kung ano yung boses niya, dun mo na magkukuhanin sa iyong chords para hindi kayo naghihiwalay, di ba? Ganun lang. So, yun lang mga ka-junks, share ko lang ano, dun sa mga beginner. O kasi noon, mga ka-junks, nag-start talaga ako mag-gitara, ano pa lang, bali, siguro ko, graduating ako ng grade 6. Oo, yun. Noong mga time na yon, wala akong gitara. Kaya lang yung mga kaibigan ko, mga kapitbahay ko, may mga sariling gitara. So, ginagawa ko noon, pag yung mga vacant time, lalo na yung mga Sabado, Linggo, basta wala na akong gawain sa school, tsaka sa mga gawain bahay noon na, nung estudyante pa ako ng ano. Ay, o, yun nga. Ano, ang ginagawa ko, pumunta ako sa mga kaibigan ko na may mga gitara. Unang-una, nakikinig lang ako. Kaya lang ako parang na-inspire ng gitara. So, meron kasi akong pinsan na babae. Magaling mag-gitara. Magaling din kumanta. Siyempre, nung panahon na yun, dalaga pa yun. Shoutout kay Ate Maribik. Ayan. Siya yung kilala ko na pinsan ko. Kapatid yan mga ka-junks ni Liseram. Ni Liseram Min. Kapatid niya yan, si Ate Maribik. Shoutout sa'yo, Ate Maribik. Nung time na yon, siya lang yung nag-iisang pinsan namin babae na marunong mag-gitara. So, sabi ko, bakit siya marunong siya mag-gitara? Eh, babae nga siya eh. Ako nga, ako lalaki, hindi ako marunong. Pero siyempre, medyo ano pa ako na siya, curious na kumbaga. Pero sa mga school, yun, makanta na rin ako sa mga school nung elementary. So yun, nagkaroon ako ng interest kasi nga dahil doon sa pinsan kong babae, diba? Nagkaroon ako ng interest na mag-aral ng gitara sa pamamagitan ng mga kaibigan, mga bababae. Siyempre doon ako natuto. Nanood lang, syempre sa una, manood ka lang muna. Kasi lalo na kung ginagamit nila, wala kang choice kundi manood. Mag-aralan mo yung mga, ayan nga, yung mga chords na tinuro ko sa inyo ngayon, yung mga chords na yan. So noon, pinapanood ko lang yan. Yan. Ginawa ko lang siyang ano, kumbaga, parang pinaka, yun ang pinakalaro ko ng araw. Pinakalaro ko siya. Hanggang sa, yun nga, pag dating ko na ng high school, lalo na kay merong punta doon yung music, di ba? Nakikita ko doon bakit yung mga ibang ano, may mga gitara sila. Edi mas malaki na yung chance na pasado na sila sa music, di ba? Sana all. Kasi merong mga gitara sila, yung iba gitara, iba naman piano, yan.
So sabi ko, mas lalo. Tapos yung mga kapitbahay ko rin doon, mga naging kaibigan ko, pero magka-batch lang kami, hindi kami mag-classmate. Ano, may mga gitara din, lalo na yung mga kuya niya. Kasi yung mga kuya niya, yung mga kapitbahay din, meron silang banda. So yun, tuwa ako noon dahil lalo ko matututo, di ba? So yun, doon ako nagkaroon talaga ng more na interest sa gitara. So yun, syempre, first year high school, yun na. Hanggang sa one time, parang inoperan ako ng papa ko na gusto ko daw ng gitara. Sabi ko, bakit hindi? Di ba? Siyempre, pangarap ko yun eh. So, yun. Simula noon, nagkaroon na ako, sumasabay na ako sa kanila ngayon. Tinitingnan ko lang yung mga ano nila. Hanggang sa natuto na akong paano yung mga ano, hanggang sa nakakatugtog na ako, unang-una kong inano sa kanila natutunan, yung pinakamahirap pa, eto yun. California. Yun ang unang-una kong natutunan. Noon, ha? Yung ano na yung time na yun. Hanggang sa marami na akong ano, na tututunan ng mga kanta, mga Tagalog. Ayan, halo-halo na. Tagalog, English. Yan, yung tuwan-tuwa ako noon. Hanggang sa nag-fourth year na lang ako, wala na, bihasan ako. Diba? So, ganun lang. Pag yung interesado ka kasi, makukuha mo yan, samahan mo lang ng tiyaga, sipag. Diba? Okay ba? So ayun, mga ka-jungs, ano lang tayo, parang update lang. Tapos, nag-share lang ko sa inyo ng mga basic lang na mga ano. Huwag muna tayo sa mga hardcore kasi siyempre, beginner pa lang, diba? Eh, ako naman, pwede naman akong diba? Pwede naman akong mag-ano. Dandan, so yun, gusto nyo? Soy. Sa mga Bisaya, syempre. Yan mga ka-junks, hanggang dito na lang muna magpapaalam na ako sa inyo. Nag-update lang ako kasi 2 days na ako walang upload eh. Update lang muna ako. Yan, baka mga ano, mga sunod na mga araw mag-upload ako ng mga bagong video. Yan mga ka-junks, maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Ingat kayo dyan. Bye-bye!